Hi everyone! Welcome back to my channel. It's been a while since my last video. Hindi po ako masyadong naging active sa paghahalaman the past weeks. Very challenging po kasi ang weather natin ngayon dahil sobrang init ng araw. And I know marami po sa inyo ang nakaka-relate na marami sa ating mga halaman ang nasusunog or nasisira yung mga dahon dahil sa sobrang init. And as much as we want to save our plants sa exposure sa araw, kagaya dito, very limited yung space namin dito sa aming paligid or sa aming bakuran. Yung iba naman, walang masyadong puno sa paligid. And minsan, dahil pabago-bago yung panahon, sa sobrang init ng araw, tapos biglang uulan. So, ang tendency, nagkakaroon din ng iba't ibang sakit ang ating mga halaman. And kagaya nitong bird's nest fern na to, last week napansin ko na naninilaw talaga yung mga dahon niya. Kasi kapag hapon, na-expose talaga siya sa sunlight. So, ang ginawa ko, pinabalik ko itong net dito sa harapan ng aming bahay. Ayan, para kahit papaano ma-filter yung light dito sa area na to. Ayan, kitang-kita nyo yung nasunog ng mga dahon nitong aglonema na to. Kasi paghapon, direct sunlight din dito. And also, this giant golden pothos. Ayan, may brown spots sa kanyang mga dahon. So, ito rin, naiinitan din siya. So banda rito, ito yung mga syngoniums na kahit papaano, nahaharangan sila ng mga ibang plants na naka-elevate. Ayan, may mga ibang aglonemas dito sa taas. Ito yung mga Doña Carmen and Pink Cochin. Ayan, so natatakpan nila yung mga syngoniums na nasa baba, kaya hindi sila masyadong na-expose sa direct sunlight. And itong area na to, nakasilong ito dahil malapit na sa pinto ng bahay ito. So, makikita nyo itong burgundy na rubber tree. Ayan, medyo tuyo yung lupa niya. And itong aglonema and peace lily. Ayan, makikita nyo nananamlay itong peace lily. Nalantay yung mga dahon niya. And another rubber tree na kompakta. Ayan. Healthy naman siya. And itong Monstera adamsonii na I think may sakit ito. So, kailangan siyang i-repot para ma-save. And this neon pothos. Itong mga to, healthy naman sila kasi nasa I think maganda yung location nila and nadidiligan naman ng maayos. So sa kabila ganun din, ito yung mga super lush na neon pothos natin. Etong mga philodendron tricolor namin, makikita nyo na na-sunburn yung mga dahon nila. So kung mapapansin nyo, halos may mga brown spots yung mga dahon nila sa sobrang init ng araw. Ito naman, mukhang may sakit nito. So, ang gagawin namin is, iaalisin na lang namin lahat ng mga may damage na dahon. And, yung pinakita kong bird's nest kanina, ito yon. So, banda rito. And, makikita pa rin na medyo naninilaw pa rin yung ibang dahon niya. Nandito naman tayo ngayon sa gilid ng aming bahay. Ayan, makikita nyo nakasilong yung mga halaman. Pero kung mapapansin nyo rin, may mga net din doon. Ayan, yung mga halaman dito kasi nasisinagan din ng morning sunlight. Pero hindi lahat kasi kayang itolerate yung init ng araw, lalo na yung mga aglonemas. Kasi mas prefer nila ang bright indirect light. Marami rin sa mga aglonemas ko ang namatay ngayong summer dahil sa sobrang init, yung iba na overwatered naman. And kung dati, normally kasi, twice a week lang akong magdilig. Pero ngayong summer, napansin ko kasi na mabilis matuyo yung lupa. Pero ingat-ingat pa rin kasi ganun yung nangyari sa akin. Kagaya nito, ayan, kung mapapansin nyo, dry yung topsoil niya. And itong aglonema peacock na to, ayan, parang ang dry-dry ng soil niya. Mag-ingat lang tayo, mag-observe tayo. Kasi kahit na nakikita natin na dry yung topsoil, sa ilalim pala, medyo basa pa or basang-basa na siya. So ganun yung nangyari sa ibang aglonemas ko, napadalas yung pagdidilig ko. And ang nangyari, nagkaroon ng root rot, yung iba naman nasira yung mga dahon. Normally, ang ginagamit kong lupa sa mga aglonemas, yung commercial loam soil na may content na garden soil. So itong summer, napansin ko na dahil mabilis matuyo yung lupa, nagiging compacted, kaya parang tumitigas din yung lupa ng mga aglonemas. So nung mapansin kong nananamlay din sila, I decided na mag-change ang potting mix and nag-repot ako. So ang ginamit ko, rice hulls, tapos nilagyan ko ng perlite or pumice para mas maganda yung aeration, and para ma-maintain naman yung moisture, nilagyan ko rin ng kukupit, and yung vermicast naman para mag-serve as fertilizer. So nung una, dahil hindi pa ako sure kung magiging okay sila, nag-try muna ako sa ilang pots ng aglonemas, and nung na-observe ko naman na okay sila using that potting mix,
nag-repot ulit ako. Pero as of now, hindi ko pa lahat sila napapalitan ng potting mix dahil naubusan ako ng ibang gamit. Ayan, ito naman yung mga imported aglinimas na nirepot ko din. Ayan, kung mapapansin nyo, mga Rizals yung potting mix na ginamit ko rin sa kanila. Ayan, itong Red Legacy, nakakatuwa. Meron na siyang tatlong babies. Ayan, so pwede na siyang ipropagate once na lumaki yung mga ito. Dito sa kabilang side naman, opposite side ng mga pinakita ko kanina, yan, dito sa gilid, ito Pink Legacy to. So akala ko mamamatay na to before, buti na lang nakapag-recover siya. And this one is another Red Legacy na naglalush na rin yung mga dahon. And this one is White Angel, a local aglaonema. Very healthy din siya. Ayan yung White Rain, makikita nyo. Etong Monstera Deliciosa na to, dati na sa harapan ng bahay to. Kaya lang napansin ko na medyo malungkot din siya, kaya nilipat ko rin siya dito. Ayan yung mga ibang peace lily na iniwas ko rin sa sinag ng araw. Eto naman yung mga Manjula and Marble Queen photos na kakarepat ko lang. Napansin ko kasi dati na parang may fungo sila kaya nabubulok yung mga dahon. So ang ginawa ko, nag-single leaf cutting ako kaya nilagay ko sila sa ibang pots. And ayan yung mga Green Emerald na aglaonemas. And itong dalawa na aglaonema na to. Ayan, mga bago to. So hoping makapag-survive din sila kasi kakaripat lang din nila. And kung napanood nyo yung dating video ko, ito yung pinag-mix ko na dalawang varieties ng aglaonema sa isang pot. So ito yung Snow White and Pink Valentine or Pink Onyemani, I'm not sure. Yan, ganda pa rin niya hanggang ngayon. Pero ito rin, pinalitan ko rin yung potting mix ko dito kasi tumigas din yung lupa niya dati, yung loam soil na ginamit ko. And ito yung isa, White Onyemani and Red Onyemani. Ang ginamit ko ang potting mix dyan ay rice hulls, vermicast, perlite, and cocoa peat. Ayan, kung mapapansin nyo, healthy pa rin sila hanggang ngayon. Ito naman yung aking Syngonium Albo. Ang ganda ng variegation sa kanyang mga dahon. Pero itong isa, hindi ko alam bakit nanamlay siya. Hindi ko alam kung na-overwatered siya or na-underwatered. Ang ganda rin nito before. Hindi ko alam bakit siya nagkaganito. Parang mamamatay na talaga siya. Ayan, naging malungkot yung mga dahon niya. Ito yung bandang dulo, sa gilid pa rin ng aming bahay. So nandito halos yung mga propagations ko. Tapos yung ibang philodendrons at iba pang aglaonema nandito rin. Kagaya nitong variegated Manila Sprite. Ito yung isa sa mga naunang propagations ko from the mother plant. Meron na siyang dalawang babies din. Ayan. Katabi niya itong isa pa na ang ganda ng variegations. Itong isa, half moon, tapos yung isa, almost full moon naman siya. Tapos may dalawang babies na siya. And dito sa taas, ang ganda rin ng mga dahon niya. Ayan, makikita yung variegations. Tapos katabi niya itong variegated burly marks. Itong plant na to, dalawang dahon lang siya nung nabili ko for 1,000 pesos. Ngayon, 9 leaves na siya. Pero bumaba na rin yung presyo niya ngayon. Tapos sa bandang baba naman, ito yung iba pang babies ng aking mga variegated Manila Sprite. Ayan, hoping mapadami ko palalo sila. Sa kabilang side naman, ayan ang aking burly marks na ordinary na hindi variegated. Ayan, kung mapapansin nyo, ang dami niyang aerial roots and nagmamature na rin itong plant na to. So nakapag-cut na rin ako ng dalawa dito kasi baka mamatay din siya. Dahil medyo matanda na rin to, so kailangan ko rin mag-propagate, I think, one of these days. So katabi niya itong microstictum, ayan. Itong isa na to, propagation na to from this one sa kanan niya. And ito yung aking red emerald. Ayan, tapos ito yung fiddle leaf fig na binali ko yung bandang taas niya para mag-multi-stem siya. And successfully, nagkaroon siya ng dalawang stem sa taas. Ayan. And ito pang isa. Ayan, binali ko rin ito pero isang stem pa lang so far ang tumutubo. And napansin ko, meron na rin siyang tumutubong maliit sa kabila, sa left side, ayan. Kung makikita nyo, ayan siya. Dito banda, ito yung aking philodendron subastatum na kailan lang ako nag-propagate din, nag-cutting din ako dito. Ayan, meron na siyang bagong dahon. And itong Epipremnum pinnatum albo.
Ayan siya. Hindi masyadong kita yung mga variegations. Although may mga variegations naman siya. Tapos, ayan yung ibang philodendrons. Mga common philodendrons lang naman yung mga nandito. Ayan. Tricolor din yan. Ayan, meron ding green ceratum, green cardinal. Ayan, yung green Orlando na super lush na yung mga dahon. Tapos, nagpalagay din ako ng net dito para ma-filtered yung light. Kasi mainit talaga dito, lalo na kapag lunch time. So, napapansin ko na okay sa kanila yung filtered light. Ayan, kung makikita nyo, healthy naman yung mga philodendrons dito. Kagaya nitong green Orlando, dumami na yung mga dahon niya. At wala kang makikita na na-sunburn sa mga dahon nito. Ayun yung iba, yung jungle fever. Tapos may green cardinal pa na isa. Ayan, tapos yung melinoniae, ayan. Mga common philodendrons lang naman yung mga nandito. Limited yung space namin dito, kaya parang nagsiksikan na sila. So may mga philodendrons na maliliit din sa bandang baba. At dito po nagtatapos ang video natin for today. Again, maging observant po tayo lagi sa ating mga halaman para magawa natin yung mga tamang pag-aalaga sa kanila. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe na. And stay safe, mag-iingat po kayo lagi. This is Nina and you're watching Inside Stories. Bye everyone!